Praise the Lord. Hallelujah. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God. Palakpak na kanya sa amang sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon din naman po ang nanonood po sa ating Facebook Live. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat kung saan man lupalop kayo ng mundo naroon. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa gawain ng Panginoon dito sa bansang Macau. At syempre, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain sa gabing ito. At inaanyayahan po ang lahat na magsitayo. Habang tumatayo, pumapalakpak sa presensya ng Panginoon. Amen. Tunay nga na pinagpala ang ating mga katabi. Amen. Tanya mga katabi na nakangiti. Sige nga po, harapin nyo nga po ang inyong katabi. Sabihin nyo, kapatid. Kapatid! Pinagpalang gabi sa'yo. Pinagpalang gabi sa'yo. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Na lahat ng kahilingan mo. Iringin ngayong gabi. Iringin ngayong gabi. Lahat ng naniniwala sumigaw. Yeah. Praise God. Ayan po. At bago po tayo magsimula, ating anyayahan ng banal na espiritu na manguna sa gabi ito. At pamamunahan po tayo ng ating kapatid na si Sister Janet. Hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Muli, naniniwala ba kayo na kasama natin ang Diyos sa gabi ito? Amen. Kasama natin ang Kanyang Espiritu, amen? Amen. Hallelujah. Kaya naman, siya ang nagparating sa atin sa gabi ito upang muli sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Amen. At sinabi ng ating Panginoong Jesus? Amen. Sabi po niya, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim the year of the Lord's favor." Naniniwala ba kayo sa kanyang salita? Yes. We are God's favored, amen? Amen. Kaya naman, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na narito ang kanyang banal na Espiritu, amen? Amen. Hallelujah. So let us welcome the Spirit of the Lord, amen? Hallelujah, hallelujah. Oh, Spirit.
Ama namin Diyos, ang banal ng mga pangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, sa gabi ito, O Diyos, patuloy ka namin sasambahin at tatakilain. Patuloy ka namin pasalamatan sa iyong mga gawa, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa gabi ito, O Lord, muli kami po ay dumudulog sa iyo. Patuloy mo po, Panginoon, daluyan ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Pusan mo po ang aming puso sa gabi ito, O Lord. Patuloy na ang iyong presensya ang aming madama at manahan sa aming puso sa gabi ito, O Lord. Dahil naniniwala kami, Panginoon, kung sa gabi ito hindi po kami sasamahan, kami po ay walang maunawa at maintindihan sa gabi ito, O Lord. Kaya naman po, Panginoon, sa gabi ito, dalangin po namin na ikaw ang siyang mangunat na usap sa aming puso at isip. Tunay nga po, O Lord, na hindi ka nagkukulang sa amin. Tunay na ikaw ang nakakakita at nakakaalam ng aming mga mithiin sa buhay. Tunay nga po na ikaw ang kakatagpo sa lahat ng aming hinihiling, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ang mga pangako mo ay tapat at totoo sa bawat sa amin. Na patuloy namin pangahabakan, Panginoon, na tunay nga po na dalawaman o tatlo na nagkatipo sa iyo, ito po ay nasa aming kalagitnaan. At sa gabi ito, Lord, itinataas po namin ang mabuting balita na aming mapapakinggan. Patuloy, Panginoon, na nagdumaling sa gabing ito, O Lord, ang iyong kapangyarihan. Ang lahat ng mga rinig, Panginoon, ay mapagpala mo sa gabing ito, O Lord. At ganoon din po ang magayan ng iyong mga salita. Patuloy po kayong magmanifest sa kanyang buhay. Patuloy po siyang bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo. At patuloy po siya, Panginoon, ang banal na Espiritu. At sa gabing ito, O Lord, naniniwala kami na tagumpay ang gawain ito dahil ikaw ay anarito sa aming kalagitnaan. At sa gabing ito, binabalik po namin ang papuri, parangal at pagsamba ay kami sa iyo lamang. To God be the glory. In His name, amen. Amen. Purihin namin ang Diyos na buhay! Spirit.
Hallelujah. And all of this is all for the glory of our God. Amen. Amen. He deserves all our praises, all the glory, because He is a sovereign God. He is Almighty God, all-knowing God. Amen. Amen. He is ever present in each one of our lives. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tunay nga o Diyos na kami ang mga anak mo, mga lingkod mo, pag nararanasan namin ang iyong presensya, kagalakan sa aming mga puso ang aming nararanasan. Kaya naman pag mayroong ganung klaseng kagalakan, Panginoon, nagkakaroon kami ng kapayapaan na ang kapayapaan na ito ay nanggagaling lamang sa iyo, O Diyos. Oh, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na pag nararanasan namin ang kapayapaan na galing sa inyo, nararanasan namin, Panginoon, na ang buhay ay napakasarap dahil naging kapiling ka. You deserve all the glory, O God. All our praises and thanksgiving and honor be unto you only. Thank you for your great love. Oh, you belong to me.
Still the same, but
Hallelujah.
Diyos na palakpas na buong hindi ko sa Blessed evening, my dear brothers and sisters. Kung kayo po ay may dalang Biblia, inarihan ko po kayong buksan natin ito sa Lumang Tipan. Sa aklat ni Isaiah, Isaiah chapter 16, mula po sa verse 19 hanggang sa verse 22. Ito po ang sinasabi, ano? Sa wikang banyaga. The sun will no more be your light by day, nor will the brightness of the moon shine on you. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. Your sun will never set again, and your moon will wane no more. The Lord will be your everlasting light, and your days of sorrow will end. Then all your people will be righteous, and they will possess the land forever. They are the shoot I have planted, the work of my hands. For the display of my splendor, the least of you will become a thousand, the smallest a mighty nation. I am the Lord, and it's time I will do this swiftly. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat. Sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw. Sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman. At ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Kailanmay hindi nalulubog ang iyong araw. At ang iyong buwan ay hindi na rin maglalaho. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw. At ang mga araw ng iyong kabighatian ay mawawala. Ang mamamayan mo ay magkakaroon ng matuwid na pamumuhay. Kaya ang lupain ay aariin nila magpakailanman. Sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Yahweh at si Yahweh. Malakas na patuloy. Tayo papasukin para sa wine, ano? Ayan. So, my dear brothers and sisters, bago tayo mag-start, ano, nais ko po munang batiin ang ating mga kapatid na nakikinig sa atin, nanonood over the internet. Ayan. So, nawa pagpalain kayo ng ating Panginoon. Nasa mat po kayong dako ng daigdig po na ito, no? Ayan. And so, my dear brothers and sisters, bago tayo magsimula, gusto ko pong itanong ito sa inyo, no? Ayan. Ano ba yung mga bagay na gusto ninyo? At kailan nyo ito gusto makuha? So, kung bawat isa, ano, kung isa-isa tayo, tatanungin na ganitong tanong, magkakaroon tayo ng napakahabang listahan. Dapat tayo ng napakahabang listahan kasi marami tayong kanya-kanyang gusto at naisin sa ating buhay. Tama po ba? Meron tayong mga kanya-kanyang pangarap para sa ating pamilya, para sa ating sarili. Meron tayong mga plano para sa ating buhay, para sa ating kinabukasan. And everyday, meron tayong mga kanya-kanyang pangangailangan. Ano po? So, kapag meron kang pangangailangan, ibig sabihin, meron kang gusto, meron kang naisin. Ano? At yung pangangailangan na yun, naisin mo na matugunan iyon. Ano? And so, most of the times kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, we have no assurance kung kailan ito darating. Pero alam natin na ito ay darating. Tama po ba? That's what we call faith. Yan po ang tinatawag natin pananampalataya. So maraming tao sa mundong ito, no, na ang sabi nga nila, sana si Lord naging genie na lang. Kasi ang genie, kapag humiling ka sa kanya, agaran, ibibigay niya. Ano? In an instant, ano, yung mga naniniwala sa genie, ano? Kasi ito ay fiction lamang. Ito ay katang-isip lamang. Ano? Sabi nga nila,
sana si Lord naging duty na lang ano, para instantly yung wish ko mag-grant. So sabi naman ng iba, kung si Lord naging genie, tatlong kahilingan lang ang pwede mong hilingin. Pero si Lord, hindi siya genie. He is not. That is why, maraming beses tayong umihilig sa Kanya, maraming pagkakataon, tinutugon din niya ang ating mga kahilingan. Pero hindi rin katulad ng isang genie si Lord, sometimes, hindi niya tinutugon agad, kasi may nais siyang ituro sa atin, o nais niyang turuan tayo ng patience, nais niyang turuan tayo ng endurance, nais niyang turuan tayo ng self-discipline, nais niyang turuan tayo na mas magtiwala sa Kanya. Ano? Kasi nais ng ating pong Panginoon na ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mananampalataya, ma-develop sa kanila yung ganap na pananampalataya at pagtitiwala. Amen po. Sabihin po ninyo, ganap na pananampalataya. Sabi nga natin, ganap na pananampalataya. No? Ito yung tinutukoy sa Bible na be perfect as your Heavenly Father is perfect. No? Nagiging ganap ang ating pagiging Kristiyano, nagiging ganap ang pagiging lingkod natin sa ating pong Panginoon. So, although hindi genie ang ating Panginoon, but we have an assurance ng ating Panginoon kapag umihiling tayo, naririnig niya tayo. Tinutugon niya ang bawat isa sa atin. Sabi nga ng Panginoon, ano? And ask and it will be given to you. So seek and you will find and knock and the door will be open for you. So hindi naman sinabi ng ating Panginoon na hindi niya tayo niringgin. Actually, si David na nga nagsabi ano, na kahit ang tao ay makasalanan, dinirinig pa rin siya ng ating Panginoon. Every prayers na nagbumula sa ating puso, kahit na tayo ay makasalanan, pinakikinggan pa rin tayo ng ating Panginoon. Tinutugon pa rin niya ang ating mga kahilingan. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Pinasisikat niya ang araw sa mabuti at sa masama. Pinauulan niya sa mabuti at sa masasama. Pinagpapala niya ang mga malinis at mga makasalanan. Harapin niyo katabi mo, sabihin mo sa kanya, by the grace of God, narito ka ngayon. Naniniwala po ba kayo ito? Dahil sa grasya ng Panginoon kapatid, kaya tayo narito ngayon sa mga oras na ito. Sabi nga ano, wala kayo sino man ang karapat dapat na lumapit sa Panginoon. Wala kayong sino man ang karapat dapat para sa mga biyaya na binubuhos niya. Pero ganoon talaga kabuti ang Panginoon. Hindi illogical lang Panginoon, kundi ang pagmamahal niya is unconditional. Ano, ang pagmamahal niya is unconditional. And so, ito yung point ng ating pagdinilayan sa gabi pong ito. No? Yung sinasabi sa Isaiah chapter 60 verse 22 na sabi nga, when the time is right, I the Lord will make it happen. Kapag nasa tamang panahon na, ano, ako ang Diyos na tutupad ito. Tanungin mo kayo yung katabi mo. May prayer request ka ba? Ano kaya ang sagot niya? Ayan. So, pag wala tayong prayer request, paano tayo tutugunin ni Lord? So, we need to make a prayer request. Kailangan natin gumawa ng kahilingan sa ating pong Panginoon. Kasi sabi nga natin po nung tingkod na to, that is an act of faith. Isang tandaya ng pagkakaroon natin ng pananampalataya sa ating Panginoon. But going back, sabi nga ng ating Panginoon na to, kay Isaiah, when the time is right, I the Lord will make it happen. So, there is a certainty. Meron kasiguraduhan po na darating ano po, ang kahilingan ng bawat isa po sa atin, yung mga ipinramis ni Yahweh sa bawat isa po sa atin. Yung nga lang, sa tamang panahon ng ating Panginoon. Ano? And ito yung dapat nating tandaan na ang oras at ang panahon ng ating Panginoon ay hindi natin panahon. Kasi sabi nga, ano, 1,000 years sa tao, isang araw lang sa Panginoon. Isang araw lang sa Panginoon na 1,000 years sa tao. So, ipinapakita lamang ng mga brothers and sisters that in our lifetime, sa buong buhay po natin, nakita na ito ng ating pong Panginoon. Kagaya nga na sinasabi sa Jeremiah chapter 29, ano, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga ipinapanukala niya para sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, may nakaplano na ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At bilang mga tao, meron nga tayong kanya-kanyang naisip. Kaya naman, nais ng ating Panginoon na tayo ay humingi sa Kanya. So actually, ito pong sa Isaiah chapter 60, ano, kung babalikan natin yung sa pinakaunang verse, ang sabi ni Yahweh kay Isaiah, pinapatungkol po ito sa Israel. Ano? So, God's promise to Israel, so, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. So, ito yung pangako ni Yahweh sa bayang Israel sa pamamagitan ni Prophet Isaiah, na yung panahon ng kasaganaan, kadakilaan, at pagliligtas sa bayang Israel, dumating na sa kanila. Ano? So, actually, kung babasahin natin yung kabuuan ng chapter 60 na yan, ipinapakita ni Yahweh yung mga promises niya sa bayang Israel. And so, sabi nga ni Yahweh at the last verse, ano, lahat ng yan darating. Lahat ng yan tutuparin ko. Lahat ng yan ipagkakalog ko sa iyo sa tamang panahon ko. Sa tamang panahon ko. Sabihin po ninyo, when the time is right. When the time is right. So, ipinapaalala sa atin ang pinagninilayan natin sa gabi pong ito na hindi natin dapat madaliin ang Panginoon. Because God
has His own time. Yes. Ang Diyos, mayroong tamang panahon. May mga tamang panahon na yung pagpapala ay darating sa ating pong buhay. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya naman. Kaya naman. Huwag kang nagmamadali. Huwag kang nagmamadali. Amen po ba? Amen. Harapin mo siya ulit, sabi mo sa kanya, kaya naman. Kaya naman. Huwag mo madaliin si Lord. Huwag mo madaliin si Lord. Amen po ba? Amen. So ito po yung magandang pagnilayan natin, ano? Ayan. So, God's timing will never diminish your blessings. Yan ang tatandaan po natin, ano? God's timing will never diminish your blessings. Pag sinabi natin diminish, aalisin, babaliwalain. So, hindi ibig sabihin na may sariling timing ang ating Panginoon ay babaliwalain na niya yung kahilingan mo o babaliwalain niya na yung mga pangako niya para sa iyo. Kundi, nais ng ating Panginoon na itong mga pangako na ito, itong mga pagpapalang ito, dumating sa tamang panahon niya. Sa naaayon sa kanyang itinakdang oras. So, ito po pag-inilayan natin in His time. Sabihin po ninyo, in His time. In His time. Sabihin po ninyo, in God's time. In God's time. So, lahat po ba kayo may mga magagandang pangarap sa inyong buhay? Amen. Siyempre naman. Siyempre naman, lalo na ang mga magulang. Lalo na ang mga ama at ina ng tahanan. Hindi lamang para sa inyo ang inyong pangarap, ang inyong mithiin, kundi para sa inyong mga anak, lalo tigit. Kung kayo may mga apo, meron pa rin kayong pangarap para sa inyong mga apo. Kung meron kayong mga apo na sa tuhod, meron din kayong pangarap para sa inyong apo sa tuhod. But alam niyo po, no, lahat ng mga pangarap na yon, alam ng ating Panginoon, ano, na ito yung naisin natin. No, kasi sabi ni Brother Paul Sanchez, ano, sa kanyang libro, yung mga dreams na yon, yung mga ambitions na yon, inilagay ni Lord yun sa ating pong puso kasi bahagi lamang yon na magandang plano niya para sa ating buhay. Inilagay ni Lord yun sa ating puso para maisip natin yon at magsumikap tayo, kumilos din tayo para sa ating sarili. At higit sa lahat, magtiwala tayo sa Kanya. Amen po ba? Magtiwala tayo sa Kanya. So ito yung pag-inilayan natin ngayong gabi. Ayan, in His time. So sabi nga sa isang Katagalog, we may never know what the future holds, but we know who holds the future. Hindi natin alam kung anong darating, anong sa darating na bukas. Pero alam natin kung sino may hawak na kinabukasan. Alam niyo po, maraming tao ang nag-worry sa ngayon. Maraming tao ang tatanong, kailan ba matatapos ang pandemya? Kailan ba matatapos ang kahirapan na ito? Kailan ba matatapos ang sakit o karamdaman na aking nararanasan? Marami siguro nagsasabi, tumihilig kay Lord, Lord, kunin mo na lang ako kaysa mahirapan ako. So, kapatid, ang buhay po natin na ito, no, ay inilaan ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin, para sa mundong ito, sa ating pong pamumuhay, maging binhi tayo, maging seed tayo ng blessing para sa mundong ito, kumalat ang kabutihan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? So sabi nga, ano, may mga binhi na mabubuti, may mga binhi na masasama. Isa tayo sa mga binhi na itinanim ng Panginoon ng kabutihan para sa daigdig na ito, para ang kabutihan ay lumaganap. But at the same time, ang kaaway, nagtatanim din ng kasamaan. Pag sinabi po natin kasamaan, hindi tao masasama yung kanilang tinatanim, kundi ang kaaway nagtatanim ng masama sa puso ng isang tao. Sa puso at isip ng isang tao. That is why, nagkakaroon ng mga taong makasarili. Nagkakaroon ng taong mga ganit. Nagkakaroon ng mga taong manlalamang sa kapwa, manluloko sa kanilang kapwa. And so, ang layo din natin, ano po, bilang mga Kristiyano, tayo ang lumaban, ano po, kasama ang ating pong Panginoon. At ang ipalaganap po natin, yung magagandang pangako ng ating Panginoon, na sa mundong ito, sa lahat ng tao sa mundo, may ibinibigay na pag-asa ang ating Panginoon. Na huwag lang tayong susuko, darating sa tamang panahon ng ating Panginoon, yung magagandang bagay na inilalaan niya para sa bawat isa sa atin. Now, harapin mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, huwag kang susuko. Alam ko, may prayer request ka na hanggang ngayon, hindi pa nadating. Amen po ba? Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong prayer request na hindi pa nadating. Alam niyo po, may isang kabataan po sa akin na nagtanong, ano, sa isang PMCC na aking napuntahan. Actually, considered as kabataan ba siya kasi nandun pa siya sa range, ano po, ng youth, ano po, sa ministry natin. Kasi ang youth para sa ministry po natin is from 13 to 39. Ano po. So, kasama na yung mga young adults doon. So, sabi nga niya, Brad, hindi ko alam kung naririnig pa ni Lord yung prayer ko eh. So, sabi niya, Brad, kasi matagal ko na humihiling kay Lord ang partner sa buhay, pero hindi pa niya ako binibigyan. Sabi ko, siguro sister kasi hindi ka nalabas ng bahay. Ano, lumabas ka din minsan kasi ng bahay. Ano, pabiro lamang yun, pero gusto ko sabihin sa kanya, ano, na ang bawat isa sa atin may inilalaan ng Panginoon. May inilalaan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Whether
kahit saan calling ka man, kahit saan vocation ka man, for sacred life, sa pagpapari, sa pagmamadre, for single blessed, sa pagkakaroon ng sariling pamilya, may inilalaan para sa bawat isa sa atin ng ating pong Panginoon. So all we have to do is to trust Him na narinig tayo ng ating Panginoon at alam ng ating Panginoon kung kailan darating sa atin yung hinihingi natin para sa Kanya. And so, ito po yung pagninilayan natin since darating ang pagpapala na hinihingi natin in His time, according to His will. Ano po ba yung mga dapat nating tandaan, mga dapat nating gawin? Ayan. So, isa sa pinakamahirap sa mga panahon po na ito, no, kapag tayo ay humihilig sa Panginoon, ay yung hindi natin alam kung kailan ito darating. So, meron tayong tinatawag na waiting season. Tanungin mo yung katabi mo, naghihintay ka pa rin ba? Ano kaya sagot niya? Ano kaya hinihintay niya? Ibayaran siya ng pinagkautangan niya. Ano kaya hinihintay niya? Iuwi sa kanya yung asawa niya? Ano po? So lahat tayo meron kanya-kanyang waiting season. Ano po? So dahil hindi natin alam kung kailan darating yung blessing mula sa ating Panginoon na yung kahilingan natin mula sa ating pong Panginoon. Pero alam natin darating ano. So una, let us enjoy our waiting season. Let us enjoy our waiting season. So, pag sinabi po natin enjoy our waiting season, sa ating pong paghihintay, hindi po nangangahulugan na tutunga lang tayo. Ano po? Ayan. Ayan, sa Mr. Bean nga po yan. Sa isang episode po yan, naghihintay siya ng bus. Nagdadaan para masakyan niya. Ano? So, let us enjoy our waiting season. Bakit? Kasi sa panahon ng paghihintay, sa panahon ng paghihintay, ano po, hindi natin alam kung kailan yun, pero maaaring itinuturo sa atin ng ating Panginoon na mas maging appreciative tayo sa blessing na ipagkakaloob niya. Kasi ito yung malaking problema natin. Madalas tayo mag-take for granted. Madalas tayo mag-take for granted. Kaya sabi nga, sabi ng isang book na aking nabasa, kaya siguro hindi rin agad binibigay ng Diyos sa mga pagpapalang hinihingi natin kasi gusto ng Panginoon, mas ma-appreciate natin ito. Kasi ang isang bagay na matagal mong hinintay, hindi ba pinahahalagahan mo? Yung bagay na 10, bahay na 10 taon mong hinulugan, mamahalin mo yung bahay na yun. Bakit? 10 taon ang hinintay mo bago matapos yung pahulugan. Tama po ba? Yung sasakyan na ipinanalangin mo kay Lord ng 15 years, kapag dumating yun, pahalagahan mo yung sasakyan na yun. So, ang mga bagay, mga kapatid, na those things that takes, that takes time, talagang pinahalagahan ng bawat isa po sa atin. And so, enjoy our waiting season. Ano po, sa ating pong waiting season, sa ating paghihintay sa ating Panginoon, make our time worth spending. Gugulin natin ito sa magagandang bagay. Gugulin natin ito ng sa mga panahon ng punong-puno ng pananalangin at pagtitiwala sa ating pong Panginoon. At hindi lamang yun, let us be hopeful and positive. Harapin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, be hopeful. Be hopeful. Be positive. Be positive. Amen po. Amen. Positive yung mindset, hindi sa COVID, ano? Be positive sa ating pong mindset. May darating sa aking blessing, deserve ko ito at ito yung ibinigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So sabi nga, waiting is the hardest part. Marami na hindi na nakatiis, hindi na nakapaghintay, humanap na ng iba. Pumunta na sa iba. Ayan. Lahat tayo mga kapatid, meron kanya-kanyang waiting season sa atin pong mga buhay. So embrace that waiting season. Ano po, pahalagahan natin yung waiting season. Kasi sa pamamagitan niyan, mas ma-appreciate natin yung blessing ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So alam ko maraming nagpe-pray sa atin, Lord, nawa magbukas na ang bakaw para makauwi na. But maybe God is teaching us, ano po, to value more itong time na tayo na palayo sa ating pamilya para nang sa ganun, pag nandun tayo sa ating pamilya, hindi tayo kung saan-saan nagpupunta, kundi gugulin natin yung oras at panahon natin na mas marami sa ating pong pamilya. Amen po. Nakakasunod tayo. Kasi tayo, kapag uuwi ng Pilipinas, may mga plano tayo. Pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganyan. Na nakakalimutan natin that the family is the first ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Tama po ba? And so sabi nga, sa Ecclesiastes chapter 3, to everything, there is a season and a time to every purpose under the heavens. Kung bawat panahon at bawat pagkakataon, may panahon yan, ano po, na inilalaan ng ating pong Panginoon. So, kung nandyan ka man sa waiting season mo, kung ano man yung hinihintay mo kapatid, i-enjoy mo yung waiting season na yun. Huwag kang magsawa na mag-pray kay Lord. Huwag kang magsawa na hilingin yan sa ating Panginoon. Kasi either kikilos ang Panginoon sa buhay mo according sa pinanalangin mo, or kikilos ang Panginoon sa buhay mo at babaguhin niya ang puso mo. Dalawa lang naman yun. But still, answered prayer ka pa rin.
Amen po ba? Yun ang mas mahalaga. Answered prayer pa rin tayo. And so, be ready sa mga ibibigay sa atin ng ating Panginoon and open our hearts sa kung ano man yung maaaring ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Because God knows best. Amen po ba? Alam ng ating Panginoon ang pinaka the best para sa bawat isa sa atin. So una, balikan po natin ano? Ayan. So, habang tayo ay nasa waiting season, i-enjoy po natin yung ating waiting season. At pangalawa, endure every hardships and doubts that may come along the way. Sabihin po ninyo ang salitang endure. Endure. Ano pong ibig sabihin ng endure? Yan. Sinabi pong endure, malampasan, mapagtagumpayan, ma-overcome. Ano po? So kasi sa waiting season, ito nga yung pinakamahirap ano? Waiting season is the hardest. Bakit? Kasi minsan, naubos yung pasensya natin. Minsan, nagpo-frustrate tayo. Minsan, nawawala tayo ng tiwala. So, endure every hardships and doubts that may come along the way. Kasi, yung mga hardships na yun, yung doubts na yun, yung pag-aalinlangan at pagdududa. Ano po? Ito yung isa sa mga armas ng kaaway para yung pananampalataya natin sa Panginoon Mina. Para mabawasan yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. So, while we are waiting, ano po, for God's blessing sa inilalaan sa atin ng ating pong Panginoon, subukan po natin pagtagumpayan. Ano po yung mga hardships? Yung mga paghihirap. Yan. Subukan natin pagtagumpayan yung mga pag-aalinlangan. Kasi may mga nagtatanong sa atin, darating pa ba ito? O siguro may nagtatanong sa atin ng ganyan. Kung darating pa ba ito? Ano po? So sabi sa Hebrews chapter 6 verse 15, so after he had patiently endured, he obtained the promise. Ito po ay tumutukoy kay Abraham. Ano po? Sa isunod natin yung question San Pablo. Tumutukoy ito kay Abraham. So, sa tagal ng panahon ng paghihintay ni Abraham, tinugon pa rin siya ng ating pong Panginoon. Matanda na ang kanyang asawa pero nagkaanak pa rin siya. At natupad sa buhay ni Abraham yung promise ng ating Panginoon that he will be the father of many nations. At yung kanyang magiging supling, yung kanyang magiging anak, yung kanyang magiging lahi ay kasing dami ng buhanginan. Amen po ba? Nakasusunod po tayo mga kapatid. So, lahat ng yun, ano po, hey, hindi lang basta hinarap ni Abraham, kundi pinagtagumpayan niya yung mga yun. Nanatili siyang tapat sa ating Panginoon. Nanatili siyang tapat kay Yahweh. Arating niyo katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapag naging faithful ka, kapag naging faithful ka, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pagsubok, malaki ang reward mo. Malaki ang reward mo. Amen po ba? Amen. Kapag naging faithful tayo, my dear brothers and sisters, sa kabila ng mga hardships and trials, sa ating pong Panginoon, great will be our reward. Sabi nga ng ating pong punong likod, ano, hindi natin masusukat ang kayang ibigay sa atin ng ating pong Panginoon. So, una, enjoy our waiting season. At pangalawa, endure. Ano po, let us endure those doubts, yung mga discouragement, yung mga hardships na ating maaaring madaanan habang tayo naghihintay sa mga blessing na hinihingi natin sa ating Panginoon. At pangatlo, never cease in prayer. Huwag tayong itigil sa pagpapanalangin. Kung ano man yung hinihingi natin sa ating Panginoon, huwag natin hihintuan, huwag natin titigilan sa pagpapanalangin. Sabi nga sa Thessalonians, ano, pray without ceasing. Kasi sabi ko nga kanina, it's either kikilos ang Panginoon according to what you have prayed, or kikilos ang Panginoon at babaguhin niya ang direksyon ng iyong puso. Kasi hindi naman natin mababago ang isip ng ating Panginoon. Kasi nga, ang ating Panginoon, buhay niya siya mula noon hanggang ngayon, hanggang kinabukasan. Nariyan siya. He is eternal. Ano po, nothing can change that at walang makapagbabago po noon. Pero ang puso at isip ng tao ko minsan, mabago-bago. That is why when we pray, ano po, with a sincere prayer, kumikilos ang ating pong Panginoon. At dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, binabago niya ngayon yung puso natin. Para hindi tayo mag-frustrate, hindi tayo mag-disappoint, binabago niya yung takbo ng ating pong puso at inaayon niya sa kanyang plano. So, sabi po ng isang author ng libro, no? Ayan, so, sometimes, prayer moves the hands of God and sometimes, prayer changes the heart of the person who is praying. And this is true, my dear brothers and sisters. Totoo po ito, no? Na sa ating pong pananalangin sa ating Panginoon, talagang binabago ng Diyos ang ating puso. Sabi nga ng isang pastor na aking napakinggan, no? Kung gusto mong magbago ang iyong buhay, dalasan mo yung pananalangin. Dalasan mo yung pananalangin. Bakit? Because as you pray, tuturuan ka ng Panginoon magpakumbaba. As you pray, tuturuan ka ng Panginoon na ikaw naman ang makinig.
Kasi itong problema sa ating mga tao, gusto natin lagi tayo pinakikinggan. Nakakasunod po ba tayo? Amen. Nakakasunod po tayo? Hindi po ba napapansin kung pag tayo nagkakwentuhan, lahat tayo may entry. Lahat tayo may kanya-kanyang kinukwento sa ating buhay. Kapag tayo may problema, may lalapit sa atin, meron din tayo ikukwentong problema sa kanya. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento sa ating pong buhay. So maybe, sa ating pong pananalangin na as we pray every day sincerely sa ating pong Panginoon, really, God is changing our lives. God is changing our hearts. Binabago ng Panginoon yung naisin ng ating pong mga puso. Kung dati, sa prayer natin, napaka-selfish natin, we are learning to be selfless sa ating pong prayer. Hindi lang tayo puro hingi sa ating Panginoon. Kundi ang hinihingi na natin ngayon, ano po ay para sa ating pong kapwa. Para sa may mga masigit na, na pangangailangan. Ang ginagawa na ngayon natin sa prayer, palagi na tayo ipapasalamat sa ating Panginoon. Hindi lang nagiging simple yung prayer natin, kundi nagiging sincere. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo. So bilang panghuli po, no, habang tayo po ay nasa waiting season, kasi ang Panginoon niya, tutugunin niya, no, lahat ng kahilingan natin in His time, in His perfect timing. So, trust that God is faithful and true to His words. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magtiwala ka kapatid. Ang Diyos. Tapat. Tapat. At totoo. At totoo. Sa kanyang salita. Amen po ba? Amen. Alam na alam natin bilang mga Pinoy yung Katagalo, palabra di honor. Mahalaga para sa atin yan. Mahalaga para sa atin yan. Palabra di honor, ibig sabihin, totoo kasi yung mga salita. Meron kang isang salita. Ayan. Word of honor pa ang gusto, talaga English pa, ano? So meron tayong word of honor. Kasi nga, kapag ikaw ay nagbitaw ng salita, ano, nagbitaw ka ng pangako, mahalaga yan para sa taong pinangakuan mo. Kaya pag sinabi mo magbabahay ka sa katapusan, siguro tayo magbabahay ka sa katapusan. Hindi katapusan ng taon. Hindi katapusan ng daigdig. Ano po? And so, mahalaga kasi para sa atin ang mga salitang yun. Pero, ang mga tao kung minsan, hindi nga nakakatupad sa kanilang mga salita. Pero yung Diyos, mga kapatid, ano, mula noon hanggang ngayon, mula sa panahon pa ng Old Testament, sa panahon pa ng mga Hudyo, nananatiling totoo si Yahweh sa kanyang mga salita. Alam niyo po, no, sabi nga, si Yahweh noong unang panahon, sa panahon ng Old Testament, kinatatakutan siya. Although mahal siya ng mga tao, pero nas nagahari sa kanila yung takot. Bakit? Kasi nasasaksiyan nila na kapag ang mga tao hindi sumusunod sa kanya, pinaparusahan niya. Kasi totoo si Yahweh sa kanyang salita eh. Na kapag ka hindi ka sumunod sa kanya, mamamatay ka. Katulad ng nangyari kila Adam and Eve. So dahil hindi sila sumunod, they were banished mula dun sa paraiso. At katulad ng nangyari sa istorya ni Cain at ni Abel. Dahil si Cain ay naging makasarili, ano, pinarusahan siya kayo ng ating Panginoon. Pinarusahan siya ni Yahweh. Pagpasok naman ano po, ng New Testament, dito binago ng Panginoon yung perspective ng mga tao kay Yahweh. Na si Yahweh, hindi mo walang dapat katukunan, kundi dapat mas mahalin mo. Bakit? Kasi mas pipiliin ang Diyos, mas pipiliin ni Yahweh, na dahil dumating na si Kristo, no, mas pipiliin ni Yahweh na paghariin yung awa niya sa buhay ng isang tao, bigyan ng panibagong pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo si Yahweh sa kanyang salita. Kaya nga ito po yung ipinapahayag ng ating Panginoon, ano, na darating ang ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ano po? At lahat ng matutuwid, isasabi niya sa kanyang kaharian. Amen po ba? So darating ang panahon po na yun at ang Panginoon lang ang nakakaalam. And so, let us trust that God is faithful and true to His words. Kung ang tao hindi kaya maging totoo sa kanyang salita, ang Diyos, totoo sa kanyang salita. Lahat ng nababasa natin sa Biblia, mga kapatid, nagkakaroon ito ng katuparan. Amen. Nagkakaroon ito ng katotohanan. So maraming ang tao natatakot magbasa ng Revelation. Bakit? Kasi nakakatakot daw yung book ng Revelation. Ano po, nakakatakot daw kung i-imagine mo yung book ng Revelation, parang end of the world na agad. Ano po, pero sabi nga, walang kahit sino man ng tamang makakapag-interpret ng book ng Revelation. Kundi nilikhayan, ano po, inakdayan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol San Juan para ang mga tao, hindi lang maghari sa kanilang puso ang takot, kundi mas magtiwala sila sa Diyos. Amen po ba? Amen. Mas magtiwala sila sa Diyos. So sabi sa Hebrews chapter 13, and Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. At sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, ano? And we know
that all things work together for the good to them that love God. Ano kung yung katabi mo? Mahal ba ba ang Diyos? Ano kaya ang sagot niya? Amen. Yung totoo. Mahal ba ang Diyos? Ayan. So sabi nga, to them who are called according to His purpose. Ibig sabihin, right at this moment, my dear brothers and sisters, kung talagang mahal natin ang Panginoon, sa pagkakataong itong kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti natin. Kahit pa natutulog tayo, kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti natin. Kahit natutulog tayo sa simbahan, kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti natin. Kasi nga, mas nagahari sa atin yung pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? So dapat gawin natin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Bilang pagtatapos, ang sabi sa Psalms chapter 100, verse 5. So for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sabi nga ng ating Panginoon, ano, isa man sa buong sabayan ng manalig at malapalataya, ililigtas niya ang buong sabayan. At kapag ang tao ay nanatili, natapat sa Kanya, pagpapalain niya even the third and tenth of that generation. Ibig sabihin, sa pamamagitan pala ng pagtitiwala natin sa Panginoon, sa pagiging tapat na lingkod sa Kanya, hindi lang yung mga anak natin ang pagpapalain. Hindi lang tayo, kundi mga kaapu-apuhan pa natin. Ganyan kabuti ang Panginoon, kapatid. So going back, sabi nga ng ating Panginoon, ano, sa tamang panahon, tutuparin niya. Mapangyayari niya sa ating buhay, lahat ng ating nananais, lahat ng magandang plano niya para sa bawat isa sa atin. And so enjoy our waiting season. At huwag tayong magsawang magtiwala sa ating Panginoon at huwag tayong titigil na manalangin. Amen po ba? Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Maging mas mainam. Maging mas mainam. Nawa. Ang buhay panalangin natin. Amen po ba? Amen. Nawa, maging mas better yung ating pong prayer life, my dear brothers and sisters. Ano? Kasi nga, babaguhin ng Panginoon ang ating pong puso and mas mapapadali yung pagdating sa atin ng ating kahilingan. Magsitayin po tayo na. Magpapatuloy po tayo sa pagninilay sa gabing ito. Sabi nga sa awit din mga kapatid sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala. Kung kayo pa nga ba tayo magtitiwala kung sa ating Panginoon? Kagaya nga ng sabi ni Pedro, ano po, Lord, saan pa ba kami pupunta na sa iyong salita nagbibigay buhay? He has spoken His word to us. Sabi nga ng ating Panginoon, ano, kailanman hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaran. Paghawakan natin yung pangako na yun ng ating Panginoon, yung salitang yun ng ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, tumutupad siya sa kanyang mga pangako. Tumutupad siya sa kanyang mga salita. Kapatid, sa gabi pong ito, ano, kung meron mang frustrations na nararamdaman ka, dahil parang ang tagal na pero hindi pa rin dumadating sa'yo yung hinihiling mo mula sa ating Panginoon. Nais ko sa gabing ito, muli mong buksan ang iyong puso para sa pag-uusap ng ating Panginoon. Because maybe, kaya ka nag-frustrate or kaya ka naiinip sa paghihintay mo kasi ang mas nitingnan mo ay ang iyong sarili, ang iyong pangangailangan. Pero tatandaan natin mga kapatid, ang ating Panginoon sa kabila ng mga kahirapan na ating dinadanas, hindi niya tayo kailanman iniiwan. He is just there, waiting to help us, waiting to rescue us. Sa gabi ito, kapatid, ano man yung nararamdaman mong ganun, itaas mo yan sa ating Panginoon. Maybe, naiinip ka sa pagbabago ng asawa mo, itaas mo yan sa ating Panginoon. Maybe there is a character within us na gusto natin ipabago sa ating Panginoon, pero nahihirapan tayo magbago on our own. Itaas natin yan sa ating Panginoon. Magtiwala ka, kapatid, sa biyaya at habag ng Panginoon. Sa pagsubok at lumay, nag-isyanto
ang lahat ng aming mga pangarap. Ngayon din ang mga taong mahalaga sa aming Panginoon
sa iyo namin sa iyong pinagkakatiwala. Patuloy namin dalangin na ikaw maghari sa aming buhay, O Diyos. Ang kalooban mong maganap sa buhay ng bawat isa po sa amin. At naniniwala po kami na katulad mo, Panginoon, magiging matagumpay din ang aming pong mga buhay. At sa gabing ito, uuwi kami na taglay ang banal na presensya mo. Uuwi kami taglay ang pag-iingat mo sa amin. Uuwi kami na may kagalakan sa aming puso. Uuwi kami na punong-puno ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong mga salita. Kundi Panginoon, itong aming mga itinataas sa iyo, itong aming isinasagot, ininadalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoon Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Maraming salamat po mga kapatid. At magkita-kita pong muli tayo ngayong darating na Biyernes. At po, same time sa ating pong gawain. And God bless us all. Let us give thanks and pray for our